Hi again. Hello, it's me. Hi again, it's me. It's me again. Oh yeah. It's me and it's Benny. Yeah. Hi again. Before ako matulog. Well, actually, kakatapos ko lang nag-shower. Nagpapatuyo lang ako ng hair. Yeah, nagpapatuyo lang ako ng aking hair na parang buhok ng leon. Yeah. So, naisipan ko munang mag-video ulit. I'm bored in the house. Nabo-bored ako. So, gusto ko makinig tayo ng music. Pero, so may nagsabi sa akin na huwag ako makinig ng music kasi baka like something, I don't know. But anyway, so nag-try ako mag live stream, hindi ako marunong. No, actually, may nag-suggest lang sa akin na mag-live stream ako. Sabi ko, wala akong personal computer. Sabi nila, pwede naman sa phone. And then, yun nga, nag-install ako. Tapos, hindi naman din pa ako marunong. Hindi ko alam para akong tea, wala akong alam talaga. So, ngayon, ako talaga is hindi ako ng script or what, hindi ako nag-iisip mo nung kasi napapagod ako mag-isip mo nung content ko. So, kung ano na lang yung maisip ko, iyon na lang. So, for now, siguro pag-usapan natin, di ba, that nung last time is nagkwento ako or nabanggit ko about love life. But this time is, it's not about me. Actually, sa lahat naman tayo is tumaan sa ganitong sitwasyon. I don't know, may iba naman siguro hindi. May iba naman siguro na yung first na na-meet nila is yun talaga ang nakatuluyan nila. Kung sino yung unang naging boyfriend nila, unang minahal nila, unang crush nila. At like, meant to be, like destiny, agad-agad na nahanap nila yung taong para sa kanila. So, yun, congratulations sa kanila, diba? Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga pag gano'n, no? Yung pinakaunang boyfriend, pinakaunang girlfriend, tapos sana all lang talaga. So, tayong mga naging biktima ng karahasan, di karahasan, joke lang, yung naging biktima ng tinatawag nating pag-ibig, diba? So, yun, tayo makakarelate tayo nito. Well, actually, sa isang relasyon naman siguro, hindi naman nabubuo yung relasyon ng ikaw lang, ng mag-isa ka lang. Binubuo yan yung dalawa, kayo yung bubuo nun. And then, like, sasabihin natin, for 5 years, 3 years, 4 years, 6 years, 7 years, bakit naghiwalay kayo? Bakit ganun? Na ang dami niyong pinagdaanan, sabay ang dami niyong mga plans in life, in future, or nakapagpatayo na kayo ng bahay, nakapundar na kayo ng sasakyan, ng motorsiklo, ng kung ano-ano pa, diba, na kayong dalawa. So, ang hirap, no? Pag naghiwalay kayo, paano niyo hatiin yung mga gamit na yun? So, yun din ang isang nagpapahirap sa sitwasyon. Diba, no? And then, pero, hindi naman lahat. Like, ano lang yun, parang, siguro mga 10% ganun. Or, I don't know, hindi ko pa na-try. So, yun nga, bakit after 8 years, after 6 years, 7 years, ganun, diba? Bakit naghiwalay? Bakit niya ako iniwan, ganun? Bakit niya ako iniwan? Actually, siguro may mga bagay lang talaga na hindi para sa'yo. May mga tao talaga na hindi para sa'yo. Na pinagtagpo, pero hindi kayo ang tinadhana.
Ganun. 6 years na naging kayo, 7 years, 5 years, 8 years, or ilang taon pa yan. Pero sa iba siya kinasal. Kasi, pinagtagpo lang kayo, pero hindi talaga kayo ang itinadhana. So, ganun talaga yung buhay. Ganun talaga. Kahit nga, alam yung, diba, I know naman is, ang daming nakaka-relate nung sitwasyon gano'n na ilang years na kayong nagsasama, ilang years na kayong alam nyo na lahat about yung, kung sasabihin pa natin, alam nyo na yung liko ng bituka ng bawat isa, so alam nyo na ugali lahat-lahat. Pero, yun eh, diba? Like, kung hindi talaga para sa'yo, hindi talaga yan magiging sa'yo. At kung sakali mang trials lang yan, malalampasan nyo yan. Diba? And then, ayun nga, bakit ako iniwan? Bakit ba? No? Yun yung mga tanong na ang hirap sagutin. At kung may sagot man, ang sakit. Diba? Ang sakit tanggapin. Yun yung mga tanong na iniiwasan natin. Yung mga tanong na, like, example lang ha, magkaroon ng third party. Ang pinakamahirap itanong mo, or ang sobrang hirap na katanungan na pwede mong tanungin sa karelasyon mo is, sino ba ang pipiliin mo? Kasi, alam mo yung nakakatakot yung sagot. Nakakatakot yung sagot. Kasi, what if sasabihin niyang siya? Diba ang sakit? Diba ang sakit ng gano'n na oh my God, siguro ganun, parang gusto mo nang maglaho siguro, no? Parang gusto mo nang maglaho sa mundo, parang gusto mo nang bumuka yung lupa at kainin ka ng lupa. Pag ganung mga sitwasyon, no, na pipiliin yung ilang years kayong nagsasama, pero at the end, nung pinapili mo kasi malakas yung loob mo na ikaw yung pipiliin, kasi matagal kayo eh, may pinagsamahan kayo eh. Pero ang pipiliin niya is yun. Diba ang sakit nun? Pero, kailangan lang is, tanggapin mo na lang kung ano yung desisyon, kung ano yung, siguro, ang hirap naman kasi na pipilitin mo yung isang tao na mahalin ka, kung may mahal na siyang iba. Diba? Masasaktan at masasaktan ka lang. At ang ending nun, tanga ka. Ganun parang, ako ba? Pinapatamaan ko ba yung sarili ko? I think so. Oo. Yun talaga. Yun lang yung ano. Yung para sa akin ha. Para sa akin yun yung dapat iwasan yung tanong. Or mga iwasan yung mga ganun na mga words na sinong pipiliin mo. Kasi nakakatakot yung pwedeng isagot ng karelasyon nyo. Kasi siguro, kung sasabihin natin na mahal ka. Kung sabihin niyang mahal na mahal ka niya, ganun, mahal na mahal ka niya. Pero, kung mahal ka niya, bakit naghanap siya ng iba? Kung sasabihin natin, baka may pagkukulang ka. Kung may pagkukulang ka, pag-usapan niyo. Hindi naman yung rason na kung nagkulang ka sa kanya is yun yung rason para maghanap siya ng iba. Kung nagkulang ka, edi dapat hiwalayan. Like that. Para sa mga lalaki or para sa mga babae. Kung nagkulang yung karelasyon nyo, pag-usapan nyo kung ano yung pagkukulang. Hindi yung nagkulang siya, kaya hanapin mo yung kakulangan niya sa ibang tao. Ano yun? Hindi yun fair. Hindi yun fair. It's so unfair talaga. Napaka-unfair yun sa isang tao na kasi may pagkukulang ka, kaya ako nagawa to. So, may hiwalayan mo. Hiwalayan mo. Hindi yung hahanapin mo yung pagkukulang niya. Pero, tinutorture. Torture yun eh. Tinutorture yung, basta, alam mo yung, hindi ko alam kung ano yung tamang terms. Pero, masakit yun para sa part ng taong yun eh. Like, hindi lang sa babae, hindi lang sa, yung, pareho naman tayo kasing may feelings eh, mapababae man or lalaki, pareho tayong may feelings.
Hindi ko sinasabi lahat ng lalaki is ganun. Hindi ko sinasabi ang lahat. Kasi hindi ko sinasabi ang lalaki lang ang magnagaganun. Hindi ko din sinasabi ang babae. Kasi lahat tayo is my feelings. Lahat tayo naman is nagkakamali. Walang perfecto sa ating lahat. Walang perfecto. Kaya, yun lang. Kung may, yun nga lang talaga. Kung may kakulangan man, or kung may mga issues man, kung may pagkukulang man yung karelasyon nyo, yung asawa nyo, huwag naman yung gano'n na maghanap kayo ng iba. Huwag nyo namang gawing biro yun or what. Like, kasi kulang, may pagkukulang ka na. Hindi yun eh. Pag-usapan nyo, ano ba yung mali? Ano ba yung kulang? Ano ba yung nawala? O di sige, kung nanglalamig na, edi painitin ulit, diba, no? Yung ice nga eh, diba? Nanglalamig pero kumakapit, diba? Tingnan nyo, yung ice water, yung mga yellow, diba? Ang lamig-lamig pero kumakapit, diba? Ganun, sobrang kapit na kapit. Ganun dapat. Yung, alam nyo, sayang yung pinagsamahan nyo eh. Pero kung wala na talagang love, sige, okay, fine. Just let go. Kung wala na talagang love. Kasi mahirap naman talaga makisama sa taong wala nang pagmamasay. Kasi ulit-ulitin lang yung pagkakamali na yun eh. Kasi siguro sa first na pagkakamali, okay, sasabi na ng pagkakamali yun. Pero second, third, fourth, hindi. Pananadya na yun. Hindi yun pagkakamali. Hindi na yun pagkakamali. Yung sinasadya na yan. Kasi siguro nag-enjoy na, okay, tanggap na naman niya na ganito ako. Ilang beses ko na naman siyang ganito, itinanggap naman ako. Hindi tayo naman kung sakaling tayong nalagay sa sitwasyon na tayo yung dihado, di mag-isip-isip na tayo ah. Mag-isip-isip ka na. Kasi mahalaga yung buhay eh. Magpapakulong ka sa isang relasyon na napaka... wala nang pagmamahal, diba? Saan makukunin yung happiness? Laki na lang kayo mag-aaway pag ganun. So, yun lang. Parang ang dami-dami ko nang nasabi, pero wala akong naiintindihan, guys. Pero lang, may naiintindihan ako. Kasi based on experience nga yan, eh. Like, kung meron kang, ano, ako kasi wala kung ano lang talagang naisip ko, kung ano lang talaga yung pumapasok sa utak ko, kung ano lang talaga yung ano, kasi... hindi nga, like I've said, hindi ako marunong mag-editing na yan. So, parang, wala, hindi ko din alam yung scripted na yan. Basta, yun lang, kung ano lang naisip ko. So, yun, naantayan ko yung mga, ano, ng mga kaibigan ko, kung ano yung mga bully kong kaibigan, kung ano yung sasabihin nila about me. Kasi, nag-ano nga ako eh, siguro yun yung next na pag, ng video na gagawin ko. Kung ano yung mga sinabi nila doon. Natatakot ako, guys. Natatakot ako. Parang gusto ko lang umatras. Pero, anyways, laban lang. Ah, ayun lang. Basa pa rin yung hair ko. Ayun lang talaga. So, by the way, na shout out pala sa mga kagrupo ko. Magbibisaya ako kasi, ano, kulitan time namin doon, ibisaya kami. Ako nang shout out ako mga kagrupo sa Kahelmet. Mga Kahelmet, hello guys. Hello sa inyong tanan kay kay Ariel. Gani na lang ko ning so dito nga ano kasi busy kay ko sa tanan, but na-enjoy na ako dito. Mga siaw kaya ko mga naka-istorya kanina, naka-chat kanina, so mga siaw kay sila. So mag-ask lang ko unya or ogma if paano papaganahin yun yung sinuggest nyo sa akin kasi hindi ko talaga alam kung paano papaganahin yun. O yun nga, naglibog ko, bakit ganun, hindi ko alam kung paano ba gawin yun. Mariam, oh, natutulog na yung kasama ko. Parang naman yan. Tulog mantika kasi shed lagi. So, ayun. Siguro. That's all for now.
I need to say goodnight. Mag-good night na ako. Good night na sa lahat. So yun lang guys, kung ano man yung napagdadaanan, yung sakit, broken hearted kayo, kayo mag-alala guys, hindi kayo nag-iisa. Marami tayo, samahan ng mga broken hearted, but yun nga, just happy, masaya pa rin ako, masaya ako. Alam mo, alam na, alam nyo, huwag yung isipin na pag-iwan kayo ng mga karelasyon nyo, guguho na yung mundo nyo. Isipin nyo, may pamilya kayo, may magulang kayong mahal na mahal kayo. At yung love na yun is unconditional. Walang katumbas yung pagmamahal na yun. Siguro, kung mag-antay kayo, huwag kayong maghanap. Huwag yung hanapin kasi kusang dadating yun. Yung tamang tao, yung tamang pagkakataon at panahon para sa mga tamang tao na dadating sa buhay niya. Walang perfectong tao, kaya huwag na huwag kayong maghanap ng perfectong tao kasi walang perfectong tao. Walang perfectong relasyon actually. Wala talagang perfectong relasyon. Kaya, yun lang. Enjoy life lang. Kung iiwan man kayo ng like balang araw, like, isipin nyo na lang na may mga bagay talaga. May mga tao na hindi talaga para sa inyo. Na pinagtagpo lang kayo, pero hindi kayo tinadhana. May iba nga, hindi na nga tinadhana, hindi pa pinagtagpo, diba? Oo. Yung may ibang ganun na, hindi pa like LDR. Naging sila, after nun, naghiwalay, hindi pa sila nakikita. May mga ganung sitwasyon. So, wag mo nyo masyadong dibdibin kung ganun. Siguro, hindi lang talaga para kayo, hindi lang talaga kayo ang para sa isa't isa. So, ayun lang. And then, by the way, thank you pala sa mga nagtanaw or pinanood yung mga ginawa ko, yung mga na-upload ko. Thank you so much. Hindi ko kayo maisa-isa kasi hindi naman sa sinasabi kong sobrang dami nyo, pero hindi ko kasi alam kung sino-sino yung nanood. So, pero nakita ko lang na may nanonood, no, pinanood nyo. So, thank you so much. Thank you. And then, God bless. God bless. Take care always. Be safe. Yun lang, iwas-iwasan muna talaga natin yung ano. Kasi, every mag-upload ako, hindi ko talaga aalisin yung sasabihin kung huwag na muna tayong mag-party-party. Iwasan muna natin yung makihalubilo sa maraming tao para maprotektahan natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi may tendency kasi pag ganun nakikipag-party-party kayo is nandun pala, may mga nakagumagala palang may mga virus na or what. Sana wala naman talaga, no? Diba? Sana mahintun itong virus na to, yung corona. Virus na to talaga na nagpapahirap sa buhay natin, sana mawala na. Kaya kayo guys, ano lang, ingat lang talaga lagi, yung sumunod lang talaga sa kung ano man yung protocol or what, ano bang tawag dunin, wala akong alam sa mga ganun-ganun eh. Basta ang alam ko lang ano yung sinasabi ng mga nakamas may alam sa mga health na yan. Sumunod na lang tayo, diba? Para sa atin din naman yan. Hindi naman yan para sa ibang tao. Para sa atin yan. Para sa pamilya natin. Na kung mahal natin yung pamilya natin, magsimula tayo sa respeto or sa pagsunod sa kung anumang bawal, diba? So, like, sisimula natin sa sarili natin. Diba? Para maprotektahan natin yung pamilya natin. Kaya, ayun lang. That's all for now. Yun lang muna for now. So, good night. Good night, everyone. Good night, everyone. And thank you. And God bless. God bless. God bless. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.